Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Aman, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 24 ng Marso at Biyernes ng ika-apat na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin at ang mga intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Idalagin natin ang mga intensyon para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Mga kapatid, sa aklat ng karunungan, gusto ng mga suwail at may palalong isipan na inisin at subukin ang mga matuwid sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating Panginoon ay hindi gaanong tinatanggap dahil siya'y kilala daw ng mga tao na hindi naman nakakilala sa Kanya. Kasi mulat sa Paul, hindi nakakilala ng Diyos na nagpapadala sa kanila. Dahil sa kanilang kasalanan, nabulag sila sa katotohanan. Tayo rin kuminsan ay nabulag sa ating mga pangsarili na paningin, ang tawag doon bias. O dili kaya sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamigitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob na kapagpatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan sa pagtanggap namin ito. Kami naway makapamuhay ayon sa inasahan mo. Sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin nating silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisip hayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisip hayo. Nililipol ng Diyos, yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang buto ay hindi magagalaw. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo,
Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudiya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalapit na ang pista ng mga tulda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ay ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala siya silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman, nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas." Walang makakaalam kung saan magmula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang aking lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya uras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo, kaya magsiksika na naman tayo at pipilitin ang ating sarili na makalapit sa ating dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ang itim na Nazareno na siyang nagbibigay sa atin, hindi lang ng inspirasyon, hindi lang ng mga biyaya, hindi lang ng panampalataya na siyang buhay na buhay, bagkos isang personal na kaibigan para sa ating lahat. Pero ang tanong, gaano ba natin kapersonal na kilala ang ating Poong Jesus Nazareno? Kalimitan kasi ang ating mga pagkilala sa kapwa, ang ating pagkilala sa tao, ang ating pagkilala sa iba ay nagdepende ano ang ating mga paningin, ano ang ating isipan, ano ang ating puso. Dapat nating tingnan na ang ating pagkilala sa kapwa ay mayroong apat na tinatawag na antas. Ang unang antas ay tinatawag nating antas publiko o antas ng kaalaman para sa lahat. Ang pangalawang antas ay ang antas na tinatawag na kilala natin
Kilala natin siya sapagkat yan ang sinasabi ng iba. Yon ang kwento ng kanyang buhay. O di kaya, yon ang pagkilala natin sa kanya. At ang pangatlo na antas, ang antas na kung saan mayroon tayong tinatago. Tinatago na sarili na nakikita ng iba. At ito yung antas ng tinatawag natin na nakikita ng iba, kahinaan natin na hindi tayo mismo hindi nakakilala sa sarili. At ang pinakamalalim na antas, ang antas ng misteryo. Ang misteryo na kung saan Diyos lang ang nakakaalam. At dito nating tingnan ang ating mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay una sa Aklat ng Karunungan, Kapitulo 2, Versikulo 1 at Versikulo 12 hanggang 22, na itong mga tao na sila ay makapangyarihan, sila ay marurunong, sila ay kung ano-anong mga nasa kanilang sarili, ay nagmamarunong at dahil dito, sila ay nagtuturing na sila lang ang dapat mabuhay at yung iba na nakakainis sa kanilang buhay na tinuturing nilang matuwid ay ayaw nila sapagkat kung mayroong matuwid na tao, ang kanila mga ginagawa sa palalo nilang mga isip ay ginagawa nila na mga panglalamang at iba pang mga gawing masama ay lalong malantad. Ito yung sinasabi dito sa Aklat ng Karunungan na sila yung gustong mang-iinis, sila yung gustong magsubok, sila yung gustong gawan ng trump up charges yung ibang tao sapagkat sila sobra sa sama at ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso ay natakpan na na sila lang ang okay at ang iba ay hindi. Na sila lang ang dapat mabuhay at ang iba ay dapat mamatay. Dahil hindi na sila nabubuhay ayon sa kaluuban ng Diyos. Kaya ang ating Panginoong Diyos naman ay tumitingin hindi sa pang-ibabaw na katayuan at anyo natin. Bagkos ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Kaya sa ating Salmo 33 ngayon, nalangin tayo sa versikulo 19, kapitulo sa Salmo 33, na ang Diyos ay hindi nabibigo sa mga lahat ng nasisiphayo sa lahat ng mga pinahirapan sapagkat talastas ng Diyos kung ano ang pinakamalalim ng ating puso at ang kaibuturan ng ating pagkatao. At dahil dito, dito rin natin dapat tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, Versikulo 1 hanggang at 30, na kung saan ang ating Panginoon ay gusto nang patayin ng mga otoridad sapagkat siya ay nagsasabi ng katotohanan. At dahil sa kanyang pagsasaksi sa katotohanan, ayaw ito malaman ng mga tao, ayaw na may kapangyarihan at ng mga nanungkulan, kaya gusto nilang patayin ang Panginoong Hesus sapagkat para sa kanila, siya ay sobra na sa kanyang pagpapahayag at hindi na sumasang-ayon sa kanilang nakakahon na tradisyon. At itong nakakahon na tradisyon, kuminsan ito lang ang kanilang tinitingnan at tinatawag nila na Torah o mga utos na hindi naman talaga kautusan ng Diyos. Gawa-gawa ng tao ang kanilang tradisyon at ang akala nila, yon ang mula sa Diyos. At dahil dito, ang ating Panginoon ay hindi nahayagan na makapunta sa Jerusalem, pero nakapunta rin siya ayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan. At sa kanyang pagpunta, nakita ng mga tao, hindi ba ito yung gustong patayin nila? Baka natanggap na siya ay isang Mesiyas. Pero, di ba ang Mesiyas hindi dapat nating malaman, pero alam natin kung ano ang kanyang katayuan. Kaya ang ating Panginoon ay nagsabi na, ako ba'y nakilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo
At ito po ang totoo, ang alitia. Ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakilala. Himis ok uidati. Mula sa root word na uida, kaalaman. At itong pag-alam, kuminsan ang pag-alam nila ay yun lang kanilang nakikita at hindi nalakita ang misteryo, ang hindi malalaman, ang pinakamalalim na punot dulo ng lahat, ang pinakamalalim na bahagi ng buhay, ang pinakamalalim na misteryo ng kaligtasan ng tao ay Diyos lang ang nakakaalam. At ang ating ugnayan sa Diyos at tayo dapat ito'y magkatagpo sa pamagitan ng ating Punghesus Nazareno at ng Kanyang mga salita. At ito ang dapat nating tingnan, na hindi po tayo maghusga, hindi po tayo titingin sa ating kapwa-tao ayon sa ating nakikita, ayon sa ating narinig o pagkilala na mapang-ibabaw lang. Baka mauwi sa Marites o dili kaya kung ano-anong mga panghuhula o pangparatang na ating ginagawa sa ating kapwa. Hindi po natin malaman ang pinakalaliman ng tao. Maski kayo mga magulang, mayroon kayong mga anak. Kuminsan ang inyong mga anak, hindi nyo gaanong kilala. Sila ay kasama ninyo buong buhay. Pero mayroon pang pagkukulang sa pagkilala. Ano pa kaya ang inyong kapwa na napakalayo sa inyo? Ano pa kaya ang Diyos na hindi inyo nakikita? At dahil dito dapat mo nating tingnan, Diyos lang ang dapat nating tingnan na siyang batayan ng ating pagkaalam sa ating kapwa, lalo't higit na sa ating Poong Hesus Nazareno at kung ano ang pinapahayag ng mga may malalim na karanasan sa Kanya. Ito ang siyang magabay sa atin, paano ang ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At kung kilalanin pa natin siya na isang personal na kaibigan, hindi lang sa mga doktrina, hindi lang sa mga pagtuturo, hindi lang sa pagkilala sa ating eksperyensya, ngunit dito mismo sa ating mga puso, sa ibuturan ng ating pagkatao, kilalang kilala natin siya. At nang nagsasalita siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa unang bahagi ng liturhiya ng salita sa ating misa. At nang tinanggap natin siya sa panahon ng komunyon na sinasabi, katawan ni Kristo at sinasabi nating amen, siya na nga at sa ating mga panalangin, siya ang ating nadama, siya na Diyos na hindi nakikita ay damang-dama sa ating kalooban, hindi lang sa nakikita nating replika, siya talaga ay buhay na buhay sapagkat ang kanyang presensya ay ating damang-dama. Ito ang pagkilala ng malaliman sa Diyos. Naging bahagi na tayo sa misteryo na ang pag-alam nito ay dahil sa pananalig at panampalataya. Kaya nga sinasabi ni San Agustine, mananalig ako upang malalaman ko at makilala ang Diyos. At nang nakilala ko na siya, lalo pang lumalalim ang pananalig. Ito ang dapat nating tingnan. Mananalig tayo sa Diyos at makikilala natin siya at kilanin pa sa kaibuturan ng ating mga puso. Ipahayag natin na ating pagmamahal na siyang punot dulo ng lahat. At siya'y maging tunay na Diyos na magbigay kabuluhan ng buhay. Diyos na umibig at nagmamahal at sa pagmamahal makikilala ng tunay sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig at katotohanan. Naway mahalin natin siya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan at ating pong itutugon
Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, nawa ay magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, nawa ay manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, nawa ay maranasan ang mapagpagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, hingin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang kalako, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming andog, ang tinapay't alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingin ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Patrido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa kapagpatawad ng mga kasalanan, ay siya nawang mapaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo, sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman yung kapalingan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamis ng pagsalungat sa panugutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal. Nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagkabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Tinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama ng banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong banal, makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid, daming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kay San Malabirhin Marian, Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang sanasi, kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lucio Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tinaysalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samukot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Oh.
Panginoong Jesus Nazareno, kaligan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kami, mga sa buong Jesus Nazareno. Patnubayin niyo po at nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang alubin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway sa aming tinalakuran, patungo sa pamuhay na iyong pinagbabanal, sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Panalangin sa mga kay Kristong nakapako sa cross. Magsiluod po ang lahat. Tunghen mo kaming ni Claude sa iyong harapan, Jesus, na butihin at kamistamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababag ang aking loob at nalungkot ako sa pag-isip at pagsasaloob ng iyong lima mga sugat, habang aking binabakas ang pangusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propita mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin mga kamay ko at paay pawang binutasan ng mga buto ng katawan ko ay masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa, kanilito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo. Kayong mga naugnay sumita ng live streaming sa iba't ibang social media, na cross-posting sa iba't ibang paraan, na may inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus na sa rin. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus na sa rin. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misa natin ngayon. Kilalanin natin ang tunay ang Diyos, ang ating poong Jesus Nazareno, na siya yung personal na kaibigan natin sa ating mga puso, at damang-dama natin siya sa ating mga panalangin, pagnilay-nilay, at pagsasaksi sa panampalataya. Huwag nating kalimutan, siya ang ating kahulugan sa buhay.
Bago pala ako magbasbas, ay nagpasalamat ako sa lahat ng mga nakiisa ngayon sa ating misa sa pagdiriwang ng aking 76 na kaarawan. Ngayon po ang basbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagmasin ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumama sa iyo. Makamta na muli ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang walang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ay kinaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagparayin ka naman kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat purihin sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.